Halos magtatatlong buwan na lang ay magpapasko na, kaya wala na naman tigil ang dating sa amin ng mga nagpapare-upholstery ng kanilang mga sofa. At nabili nga pa ang sofa na ito sa isang kilalang shop. At dahil nga sa nagkalagos-lagos na ang kanyang mga parts-parts, ay ayan, ating aayusin to. Pero chinecheck muna namin kung ano yung naging damage niya, kung pwede pa yung mga foam niya. Pero yung kahoy nito, chillers, okay pa naman, matigas pa siya, mabigat. Maganda yung kahoy na ginamit. At dito nga namin nakita sa ilalim na spring lang yung ginamit. Wala silang ginamit na goma dito. At bumigay nga yung pagkakalagay ng spring, kaya lumundo yung pinakang inuupuan. Pero ganun pa man, medyo powdery na yung kanya mga foam at may amoy na siya. So sabi ko, palitan na lang lahat ng foam. At kapalan na lang din kasi may kanipisan siya. Kaya lagi po namin sinasabi sa inyo na malalaman po ang final price niya kapag yan po ay nabuksan na namin. At meron na nga po kaming natapos dito, ayan, pero sa ibang kliyente po ito. And lazy sofa po ang tawag namin dito. Marami pong kasama yan, recliner po yung mga kasama nitong sofa na to at napakaganda po ng pagkakabalot. At dito naman sa kabilang side namin ay mga tinatapos na po namin yung mga tables na i-deliver po namin soon. Karamihan nga po pala sa ginagawa namin lamesa ay acacia wood. At ito nga po yung mga naka-line up pa na magigagawin naming center table. Balimangga po yung dalawang bilog dyan at yung mahaba naman po ay acacia. Abangan nyo na lang po yung magiging outcome niyan dahil mas maganda pa po sa inyo yan. At ito nga po ang gaplano namin maging paan ng mga center table na naka-line up. O, diba ang ganda? At kinabukasan nga po ay maaga akong nagising para sa area ocular namin sa Alfonso, Cavite. Kahit ang sarap ang matulog, wala tayong magagawa, kailangan nating kumayod. At dahil nga 3 hours lang yung tulog ko dyan, kaya dito lang ako sa sakyan namin nag-makeup-makeup ng very very light lang. Yung wag lang tayo magmukhang galing sa ICU, ano. Hindi naman talaga ako mahilig mag-ayos chillers, kaya lang pasaway kayo eh. Pamaminsan-minsan, bigla nyo lang kung sinasalubong, tapos magpa-picture kayo. Diba? So, parang hindi naman nakakahiya, ayos-ayos din, ano. Buti na nga lang, walang traffic yung biyahe namin at hindi mainit. At madalas nga kami dumadaan sa Skyway para mabilis ang biyahe. At bago nga kami dumiretso kila ma, dumaan muna kami dito sa Goto Pares at mag-almusan muna sila itay. Dito kasi madalas sa Tagaytay kapag napadaan ka talaga kahit hindi ka gutom, para kang magugutom. At napansin ko nga dito yung ano, upuan ng restaurant nila na alam nyo, parang gusto kong palitan ng cover. Pinakialamanan. Balot suman po kasi. Anyway, yan na nga yung kanilang order. Mainit na goto. At paborito nga nilang kinakain yan. Nagulat lang kami kasi ang dami pala ng servings. Pero ako, mamaya pa ako kakain kaya nagkape lang muna ako. At nandito na kami ngayon sa bahay nila, madam, na napagkalaki-laki chillers. Tignan nyo naman, mansion talaga. Ito yung isa sa mga bahay dito na pag napadaan ka, hindi pwede hindi kang papatingala sa taas. At maraming beses na nga po kami pumunta dito, ocular, nag-deliver po kami. At maraming pa pong mga kulang na order yan na i-deliver namin soon. At kaya nga po kami mag-re ocular dito dahil plano nila magpakabit ng kortina. So kailangan namin i-double check talaga kung paano namin ikakabit. At yan nga yung kanilang living room at yan yung mga sofa na isa sa mga dineliver namin. Mga bed frames sa rooms nila. At yung sa may hagdanan na yan, yan yung lalagyan namin ng kortina. At napansin nga pala ni Sir Gian na nakapaan na kami. Nakakaya naman kasi chillers na ipasok natin yung chinelas natin kahit pa sabihin na wala pang nakatira. Pero ako hindi na ako nagpakipot pa dahil nga sumasakit ang mga ugat ko sa aking binti kapag ka tumatapak po ako sa malamig. Tsaka hindi lang yung respeto rin syempre sa may-ari ng bahay. Ano ka ba? Hindi naman tayo naglilinis sa bahay nila, diba? Magang ako naman chillers hanggat maaari, ayoko na pag may pumapasok sa bahay namin na pinapasok yung chinelas or sapatos. Ugaliin dapat natin yung ganun. Hubarin mo yan, B. Ganon. So ayan, wala kami tigil ng katitingin sa mga parts na bahay, kung anong magandang kulay ilalagay. Kasi ang plano po ilagay dyan ay blinds tsaka po kurtina. For good na po kasi ang may-ari ng bahay, kaya talagang inaayos nila. Kaya inaayos rin po namin. Hindi pa po kasi nakikita ng may-ari ng bahay ang kanilang dream house. Kaya yung excitement po nila ay mula ulo hanggang paa na makita ang kanilang pinagpaguran. Lalo na sa laki ng bahay na to, alam kong malaki-malaki na nagastos dito ng mag-asawa. Buti na nga lang kahit papaano eh sariling tao po ang nag-handle ng bahay na to. Kaya alam nyo ba, chillers, kung kayo ay kumikita ng maayos, mas maganda po talaga magpundar kayo ng bahay. Nang gayon, sa pagtanda po ninyo, matitirhan nyo na yung bahay na pinaghirapan ninyo. Hindi po yung
ugod-ugod na tayo saka lang natin matitirhan. Kumbaga huwag natin ibuhos lahat ng pagtulong sa mga kamag-anak natin. Dahil hindi habang buhay malakas po tayo at kain po tayo ngayon, ayan ang miniready nilang pagkain. Napakabait po niya mag-asawa na yan at ni si Sir na nag-aasi sa amin. Wala po kaming punta dyan na hindi kami pinakain. At kahit hindi ka gutom, gaganahan ka talaga dahil sa lamig ng klima. At akala ko nga, yun lang yung hinihain. Ang pala, eto pa, ang daming mga kakanin chillers. Tingnan nyo naman, mapanukso yung tsura, yung kulay at ang amoy. At bago nga kami umalis, binigyan pa kami ni Sir ng Highland Brew na kape. Pinabibigay daw po ni Ma'am. At maraming maraming salamat po, Ma'am. At dahil nga lumalakas na ang ulan dyan, binigyan ako dyan ni Habi ng sombrero. At kami po ay umuwi na. Dapat nga po ay didiretso kami dyan ng Laguna. Kaya lang po, may isa po kaming kliyente nagpa-ocular. Dahil aalis na rin po sila pa ibang bansa kinabukasan. Kaya pinagpabukas ko na lang yung Laguna namin. At gabi na nga po kami nakauwi, 11 na. At kinabukasan ay bumunta na nga po kami ng Laguna pero may dadaanan muna kami dito sa Antipolo. At si Itay na nga lang kasama ko dyan, hindi ko na sinama si Habi dahil marami po siyang gagawin. Hindi talaga po pwede lagi kami magkasama ngayon. Mapapabagal po kasi ang mga set kapag lagi kami magkasama. Dito po sa Antipolo ay may dadaanan po kaming recliner para po a reupholstery. Bali old client ko na po siya. Nagpagawa na rin po siya sa amin sa napakaganda niyang bahay na may elevator at yung pa ay si Kuya Sam. At ito na nga yung kanilang recliner na humihingi na talaga ng hostisya, tinan nyo naman o. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ipakuha ka agad yan dahil po yung may-ari nito ay ooperahan po yung araw na yan. Kaya nag-decide po talaga akong ipauna na yan dahil alam kong kailangan po yan ng may-ari. Lalo kapag natapos na po yung operasyon sa kanya. At dahil nga hindi na ako bago sa kanila, ayan, binigay nila po nila sa akin yung kulungan ng aso. At syempre hindi na ako nagpakipot pa sa dahin ba ng aso ko. 14 sila chillers. Kaya lang malaki siya kaya kailangan namin siyang biyakin para maisakay sa sakyan. At yun na nga dumating na nga si Kuya Sam at napakagwapo po niyan. At kung yan lang ay binata chillers, ipamamain ko sa inyo yan. Dahil sa bukod sa gwapo na yan, tisoy pa, mabait pa, at mapagmahal sa asawa. Kinikilig naman yan. Isa yan si Kuya Sam sa mga tao na kilala ko na akala mo masungit pero mabait. Tinan nyo naman yung forma, parang mang-uumbag, diba? At yung motor niya nakakatuwa kasi pwede siyang buhayin ng remote lang yung gamit mo. Sana all may collection na ganyan, diba? At hindi pa yan, madadagdagan pa yan. Sana all parang bumibili na ng candy sa tindahan na, no? At yan na nga, chillers, pinabibiya ko na yung kulungan ng aso at pinalalamob na nga lang namin yung cutter dyan. Buti na nga lang maagang dumating. And maraming maraming salamat po Kuya Sam and Ate Olive. At iniwan na nga namin ng mga boys doon at dumiretso na kami sa Laguna. Pero bago kami dumiretso doon, kumain muna kami dito sa Kambingan. Ito yung napili namin dahil may nakita kaming kubo dito. O, diba? Nakaka-good vibes. At pagkatapos nga namin kumain, may nakita akong mga pusa dito. Kaya binigay ko na lang sa kanila yung tirang pagkain namin. At lagi ko po yung ginagawa. Minsan nga inoorderan ko pa kapag nga naubos. At may nakita ako mga pusang gala, asong gala. At andito na nga kami ngayon sa Laguna para tingnan yung ugat na ilalagay namin doon sa bahay na una namin pinuntahan. At nakakatuwa tong aso na to. Lagi siya nakasunod sa amo niya. Alam nyo bang aso ang pinaka-humble na kaibigan, karelasyon? Kaya kung ikaw ay laging nabibigo, sinasaktan, mag-aso ka na lang, B. Promise, hindi ka iiwan. Kahit pa limang araw mo yan hindi pa kainin, hindi ka niyan iiwan. Lagi pa yan nakangiti sa'yo. Kaya nga ang dami kong aso chillers eh. Nakakaalis sila ng stress at random nila kapag ka malungkot ka, dadamayan kanila. Hindi nga lang sila nakakapagsalita. At nag-enjoy ako sa pagsakay sa kuliglig ni Kuya. At eto na nga yung mga wood na i-chine-check namin, kung okay yung quality, kung okay ba yung kahoy na ginamit. At dumiretso ulit kami sa isa pang pwesto. At tingnan nyo naman, nauna pa si Doggy. Medyo nakakatakot lang sa lugar na to kasi napakaraming aso. Gala. Nakatakot ba kami mga gataso? Kuya! Gagatay na ako yan. Nakikita nyo yung kinabahan ako dun ha. At nakarating na kami sa isa pang pwesto. Pero hindi pa pala dito yung may ugat. At si Doggy, nakasunod pa rin. Ang amo kasi ng aso na yan ay isa sa mga viewer ko. At minsan na yan tinawag sa akin nung nagkasakit siya ng ubot sipon. Hindi na alam kung anong gagawin. Kaya binigyan ko siya ng idea kung anong dapat niyang gawin. At sa awan ng Diyos, gumaling naman yung alaga niya. Pag kasi tayo may alagang aso chillers, dapat handa tayo pa nagkasakit sila. Hindi pwedeng hindi natin sila gagastusan.
ano yun, babantayan na lang tayo palagi. Walang ganun. At eto na nga yung ugat na sinasabi ko sa inyo. So, panoorin nyo na lang po yan sa vlog. Bali, gagawin po namin yung center table. Pwedeng table, console. Depende po sa ugat. Pero yung nakikita nyo, maganda po talaga yung center table. Pero po kailangan, may kalakihan po ang bahay. Pwede rin po yan sa mga lanay-lanay, sa tabi ng swimming pool. Kaya chinecheck talaga namin yung sukat. Mahirap po kasi ang ganitong ugat. Kaya kahit malayo, pinuntahan po namin. Nasa 5 oras din po yung biyahe. Grabe po kasi ang traffic at mabundok. Kaya po sa mga gustong umorder, ayan po sa screen ninyo ang aming contact number. At dyan lang po kayo mag-PPM, wala ng iba. Subscribe ka na. Salamat sa panunood.